Ipinasilip na sa mga miyembro ng media ang sentro ng bakbakan sa Marawi City na nanatiling malaking balakid sa pag-abante ng militar ang mga itinanim na bomba ng Maute ISIS. At live mula sa Iligan City, narito ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Sandra, sa wakas. Yes, Ivan, sa unang pagkakataon ay pinayagan no ang media na makatawid doon sa Mapandi Bridge at mapasok yung area ng Mapandi na kinaroroon ng Philippine Marines. Ito po yung lugar na nahawakan na ng gobyerno noon yung month of July. Pero mula rito ay tanaw na ang lugar kung saan nagaganap pa rin ang matinding bakbakan. Unang tumawid sa tulay ng Mapandi ang mga tangke at sundalo at sumunod pong naglakas ang media at mga opisyal ng militar. Tanaw na po mula dito ang Islamic Center o Grand Mosque na nabawi ng tropa ng gobyerno noong nakaraang linggo. Kita rin ang ibang mosque na sinigurong hindi naman mabagsakan ng bomba sa gitna ng labanan. Malapit sa tulay, naganap ang engkwentro na ikinasawi ng 13 Marines noong unang bahagi pa ho ng bakbakan. Ang pinakamaraming bilang ng namatay na sundalo sa bakbakan na ito. Ang mga sundalong kasama sa engkwentro naroon pa rin lumalaban. Hindi na kailangan ilarawan pa ang matinding gerang nangyari dito matapos salakayin ng Maute Group ang lugar noong May 23. Tingnan na lamang po ang mga bahay at gusali sa paligid ay malalaman mo na kung gaano katindi ang naging labanan dito. Sa 20 minutong pananatili namin doon, 2 ambulansya ng militar na may dalang mga sugatan ang nakita namin. Nagtanim na napakaraming bomba ang Maute Group sa daraanan ng mga sundalo sa kanilang pag-advance. Kaya po sa ngayon ay sinasabi ng mga sundalo na dahan-dahan at maingat po ang ginagawa nilang pag-abante. Kompleto rin daw sa gamit ang mga terorista. Ivan, as of yesterday, gabi ay nagpatuloy pa rin ang labanan at syempre ngayong umaga ay nagpapatuloy yung labanan doon. Kung yung maalala, may pahayag dati yung AFP na posible at kanila inaasahan na by end of the month ay kaya nilang matapos ito, pero ito nga katapusan na ng buwan at hindi nangyari yan. Pero ganun pa man, sinasabi nila na nasa final stage rin naman talaga sila ng labanan na tumaasa sila na given a few more weeks ay matatapos sila ito. Ivan? Sandra, gaano ka significant yan yung napapasok na ng mga sibilyan, at least yung mga miyembro ng media, yung tawid ng Mapandi Bridge? Dahil nga 100 days na kahapon, Ivan, ay siguro kahit paano yung kahilingan din ng media na makita yung area na kontrolado naman ng militar ay napagbigyan din at matagal na rin naman tong hinihiling ng mga miyembro ng media dahil kontrolado naman nila yung Mapandi. Pero ganun pa man, ang nakita mo rin naman yung pag-iingat na ginawa ng mga sundalo. Ang dami namin escort, kumbaga, at may mga tangki rin na tumawid kasama namin dun sa tulay. At ang sinasabi kasi nila ay 500 meters lamang kasi yung layo noon mula dun sa Islamic Center. Kaya kumbaga kung merong sniper, abot na abot pa rin naman kami. Pero yung labanan po ay talagang nandoon na po sa area ng malapit, ika nga dun sa Lawa, Ivan, sa may Raya Madaya. Ang gusto lamang siguro, ang sinisignify lamang noon ay talaga may mga lugar na nahawak ng militar na hindi naman din kalayuan sa mga pwesto nitong teroristang grupo. Ivan? Yung sinasabi nilang final stage o final push na itong bakbakan, ano kaya ang basis ng militar dyan, Sandra? Kasi kahit nung nandyan ako, day 40 hanggang day 60, sinasabi na rin nila malapit na. Yes, ang sinasabi nila, Ivan, talagang yung pwestuhan daw ngayon dahil nga sa recovery nila ng mga structure, ng mga key structure doon mismo sa... ang sinasabi nila ngayon, from 4 barangays, na lower pa nila yan. May nagsasabi na 3 or 2 barangays na lamang yung talagang pinaglalabanan. Ang sinasabi nila, ang pwestuhan daw ngayon, talagang nandun na lamang sa mga tanawan. Kumbaga, yung mga building na natatanawan
tinanaw nyo ang isa't isa. At ang sabi nila, kunyari yung Islamic Center, no, napaka iconic nun, no, para sa mga kapatid nating Muslim, at napaka-symbolic din para sa Maute Group na mahawakan nila yung Islamic Center o Grand Mosque. Ito ay nabawi na ng militar. Ngayon, merong 3 other mosques at isa doon very prominent, at syempre yung ilang mga buildings, ang sinasabi ng militar ay nandun lamang sila, no, sa paligid noon, at patuloy nga yung matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Ivan? Pero Sandra, syempre kahit sabihin nating final push ang militar, inaasahan naman natin na yung mga terorista magfa-final stand din naman sila. So expected ba na magiging madugo pa yan mga huling araw ng bakbakan, Sandra? Yes, totoo, Ivan, kung naiulat natin na nung mga nakaraang linggo na parang nagtitipid ng bala, parang wala ng bala, ay mararamdaman din daw ayon sa ating mga sources sa loob na lumalaban din hanggat sa kaya makakaya nila yung kabilang grupo. Kasi nga naman, ito na yun. Ito na rin yung kumbaga pinaka-core nila. Ito na rin pinaka-gitna nila ang sinasabi. E nandun pa rin di umano sa area na yon ang kanilang pinaka-emir, no? Si Isnilon Hapilon, at syempre yung kanilang mga hostages. So kumbaga, ang kalaban na rito ng militar ay yung core group ng Maute Group. At ang sinasabi rin nila, Ivan, ang isa daw na palatandaan, no, na sila'y kumbaga sila ay nasa final stages na, ay dahil patindi na rin ang patindi yung stand nitong kalaban. In fact, may nakausap tayo, no, ng mga mula sa frontline. Ang sinasabi nila ay grabe na rin yung IED na itinanim ng mga ito, hindi lamang sa paligid ng mosque, kundi pati na rin sa dadaanan ng mga sundalo. Kasi they can more or less project kung saan ba dadaan ang sundalo, dahil nga naman papunta yon doon sa kinaroroonan nila. So ang ginawa nila, ultimo yung kalsada, mga bahay, lahat ng pwedeng daanan ng sundalo ay may itinanim sila doon. Kaya po nagiging mabagal at depende na rin sa mga itinanim nilang IED yung pag-forward po ng tropa ng gobyerno. Ivan? Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Sandra Aguinaldo.